panawagan para sa mga kinauukulan. Ang mga biktima ng illegal na online lending ay nananawagan sa inyo. Naway mabigyan nyo kami ng pansin. Matagal na kaming nagtitiis. Sa kahirapan at sa kagipitan, nagawa naming umutang sa OLA na hindi kami aware sa mangyayari sa amin matapos kami mag-download ng OLA. Nakakapangakit ang mga advertisement na nakikita namin patungkol sa mga OLA na ito. Long-term loan at small interest daw, pero ito po ay taliwas sa katotohanan. Patong-patong na mga hidden charges pala. Ang makukuhang pera ay wala pa sa kalahati at kailangang ibalik ang mga inutang sa loob lamang ng ilang araw. Pag hindi mo to nagawa, ikaw ay makakatanggap ng mga harassment gaya ng death threats, pamamahiya at paninira sa aming mga contacts kahit hindi namin ginawang reference. Lahat ng nasa phone book namin ay tinatawagan nila. Tatawagin kaming scammer, tulak ng bawal na gamot at kung ano pang paninira. Nagbibigay ng masamang impresyon sa aming mga pamilya, kaibigan at katrabaho. Ang ilan po sa amin ay nawala ng trabaho sa pamamahiya ng OLA. Nawasak ang pamilya at nasira ang relasyon sa kaibigan, katrabaho at pamilya. Kahit ano pong pakiusap sa mga illegal na OLA na ito, ay di po kami pinakikinggan. Nagpo-post pa din sila sa mga buy and sell sa lugar ng biktima na may caption na scammer, may AIDS or HIV. Namamahiya din sila sa Facebook page ng trabaho ng biktima, kasama ang ID at selfie. Gumagawa din ang mga illegal na OLA na ito ng group chat sa Facebook Messenger, kasama ang mga Facebook friends ng biktima na may group name na Paninirang Puri. Bakit po nagagawa ng mga illegal na OLA na ito na kunin ang lahat ng nasa phonebook namin? Bakit patuloy pa din ang operasyon nila sa kabila ng aming reklamo? Alam po namin ang obligasyon naming magbayad, pero gusto lang namin ipaalam sa inyo ang paghihirap na dinadanas namin. Kung kayo po ang makakaranas ng depresyon at pamamahiya, magbabayad pa din po ba kayo? Hanggang kailan nyo kami babaliwalain? Pakinggan po natin ang mga istorya ng isang miyembro ng United All of Victims Movement na itago na lang natin sa pangalang Gina. Magandang gabi sa lahat ng biktima ng OLA. Ako ay si Gina, isang victim rin ng OLA. Napasok ako sa OLA noong second week ng January of this year kasi nangangailangan talaga ako nung time na yon. At nag-flash siya sa wall ng Facebook ko, itong OLA na to. Una ay na-involve ako kay Ihiram. Nakahiram ako kay Ihiram. Okay naman sa una. Kalaunan, nagtapal ako. Tapos pumasok ako kay Zep Peso hanggang naging 12 na OLAs na ako. Tapal-tapal yun, araw, linggo-linggo, nagbabayad ako. Maganda naman yung naging record ko hanggat hirap na akong manap ng pangbayad, pangtapal, hanggang umabot na na lahat ng kaibigan ko, kabatchmate ko, tinetext ko, chinachat ko, kasi kailangan ko ng pera. Tapos nung naiplat ko yung lahat ng utang ko sa OLA, namalayan ko na umabot na pala ako ng 100,000 linggo-linggo ang babayaran. Nagkautang-utang ako sa mga kaibigan ko. Naisipan pa akong isang scammer kasi hindi nila akalain na ako ay mangungutang sa kanila kasi hindi ko talaga gawain na mangutang. Hanggang naisip ko na itigil ko na yung pagbabayad ng OLA kasi hindi ko na talaga kaya. Nung time na yun, nagbabasa na rin ako ng mga sa page ng mga OLA victims, yung mga kwento nila, hanggang met ko si Ma'am Kikay nung time na yun. Hindi na ako nagbayad nung week na yun kasi wala na talaga akong pera. Ubus na yung pera ko.
nung time na yun, Saturday yun, alam ko, papalabas ako ng office. Nag-chat yung isang Ola na ipopost daw ako sa Facebook at nag-send rin sila through Viber sa akin ng na na-post ako dun sa buy and sell sa lugar namin. Siguro nakita ng mga kakilala namin yung post na yun. Tapos nabalitaan, binalita din sa tatay ko na magnanakaw daw ako, scammer daw ako. Hanggang yung tatay ko, hinatrapi. Ilang oras siya namin inano dun sa hospital, pero kalaunan, wala. Bumitiw yung tatay ko. Hanggang napasok ako dun sa group na to, tinulungan ako ni Ma'am Kikay na matanggal yung posting dun sa Facebook. At natanggal din naman, tinulungan ako ng mga admin dito sa GC na to. Hanggang nalibing yung tatay ko, patuloy pa rin yung pangaharas, pang-text nila sa akin. Yung anak ko, tinatawagan, kinakausap na yung nanay mo, papatayin. Papatayin namin kayo. Dahil lang dun sa utang ko sa kanila. Yung anak ko na trauma kasi 8 years old pa lang yun. Tapos tinatawagan nila ng ganun. Habang nasa lamay kami, tinatakot pa rin nila ako. Pangungot talaga yung mga Ola na yan. Dapat tanggalin na talaga yan. Ako, ewan ko kung kailan ako makaka-move on. Kasi mabigat talaga yung nagawa ng Ola sa akin. Kinuha yung taong mahal na mahal na mahal ko. Yung tatay ko.